Walong kaanak ni presidential frontrunner Bongbong Marcos ang nanalo sa mga lokal na posisyon sa Ilocos Norte at Leyte. Sa Senado naman, ilang magkakaanak ang magkasamang magsisilbi bilang senador. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Bukod sa pangunguna ni Bongbong Marcos sa karera sa pagkapangulo, ilan pang kaanak niyang umaarangkada rin ngayong eleksyon 2022. Ang kanyang anak na si Sandro, iprinuklama na bilang congressman ng 1st District ng Ilocos Norte. Ang pamangkin niyang si Matthew Marcos Manotok, anak ng kapatid na si Senator Aimee Marcos, iprinuklama na rin governor ng Ilocos Norte. Ang kasininlo niya na si Cecil Araneta Marcos, muling nanalo bilang vice governor. Iprinuklama namang mayor ng Lawag City ang pinsan ni Marcos Jr. na si Michael Marcos Quion. Nanalo rin bilang congressman sa ikalawang distrito ng Ilocos Norte ang pinsan niyang si Eugenio Angelo Barba. Sa Leyte, pinsan ni Marcos ang mayor ng Tacloban City na si Alfred Romualdez at congressman na si Martin Romualdez. Ang asawa ni Martin Romualdez na si Yeda Marie, first nominee naman ng Tingog Sinirangan Party List Group na batay sa partial unofficial count ay pumapangatlo. Bukod pa sa mga bagong halal ng kaanak ng mga Marcos, nakaupo pa bilang senador ang kanyang kapatid na si Senadora Aimee. Sa Senado, may ilang magkakaanak ang sabay na uupo sa pwesto. Parehong nasa winning circle ang magkapatid na si Jinggoy Estrada at JV Ejercito. Ganon din si Alan Peter Cayetano na sa napipinto niyang pagbalik sa Senado, makakasama doon ang kapatid na si incumbent Senator Pia Cayetano. Nasa Magic 12 si Mark Villar, makakasama niya sa Senado ang kanyang inang si incumbent Senator Cynthia Villar. Kasama naman ni Mark Villar bilang neophyte senators sina Robin Padilla at Rafi Tulfo. Karamihan naman sa mga nasa Magic 12 sa pagkasenador ngayong eleksyon 2022, mga kaalyado ng Administrasyong Duterte. Ang katangi-tanging oposisyon na nakapasok, si re-electionist Senator Risa Ontiveros. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.